At nag-crave nga ako mga mare ng siomay. Kaya naman ngayong araw gagawa ako ng chicken siomay na may shrimp. Bali pala ang gamit ko nga breast part ng manok. Tapos nahaluan ko siya ng konting hipon. So bali nga nilabas ko na rin tong pandigma ko na food processor or meat grinder. Ito pala nilagay ko na yung mga sangkap dyan. Yung carrots, yung celery, onion, saka garlic. Saka inalo ko na rin yung konting hipon. Nung nadurog na nga yung mga sangkap, nalagay ko na rin yung breast part ng manok. Ayan. Tapos, syempre, after nito, dudurugin natin ulit. O, hanggang sa madurog na madurog talaga yung manok. At after nga pala nito, nung madurog ko na nga pala yung manok, ayan, nilagay ko na rin yung mga spring onions. Hindi ko na napakita. Basta nilagay ko na. So, yun pala, medyo marami ako nilagay ng spring onions kasi nga, ewan ko ba, but mahilig talaga ako sa spring onions. Mas nasasarapan ako kapag madaming spring onions, ganun. Tapos nung nadurog na nga lahat, ayan, nga transfer ko na sa isang lagayan, tapos nilagyan ko na siya ng itlog. Nung nalagay ko na nga yung itlog, dapat pala mga mare, isang itlog lang, kaso nga lang, yun, nalagay ko ng dalawa, kaya yun na yan, okay na yan, andyan na yan. Tapos yun, naglagay na rin ako ng mga pampalasang sangkap nga, katulad nga ng paminta, ng asin, ng granules, ng konting sesame oil, ng oyster sauce, tsaka nagbudbud rin ako ng cornstarch. Bali pala kasi dapat dalawa talaga itong ilalagay ko kasi nga lang wala pala akong arena na sa bahay, kaya naman na nung lalagay ko na yung dalawang itlog, ano pa ba, ayan na, alam naman kunin ko pa, ayan, hinalo-halo ko na siya, oh. Pero kung kagagawa kayo, dapat isang itlog lang kasi nga para hindi siya masyadong malambot, hindi siya mahirap pag ibabalot na. So yan nga, ito, halo-halo ko na nga yung aking mixture hanggang sa maghalo-halo na sila at mag-well combine na yung mga lasa. Tapos nga, and part pa, nag-add pa ako ng konting cornstarch kasi nga medyo na ano nga, medyo masyadong malambot yung aking mixture. Tapos ito pa ang nangyari, wala palang malaking wrapper, molo wrapper, just sa amin walang available na malaki. Kaya naman, ito pinagtsagaan ko tong maliit na molo wrapper. Oh, although mahirap siyang ibalot, ihulma, pero okay lang yun, oh. Kasi mamaya naman, titigas naman ito kapag i-steam na. So, yan lang naman. Ganito lang naman yung pagbabalot nga. Na ba, hindi ko na masyadong napapakita. Basta iyan. Tapos, after nga niya, nung matapos ko na nga ilahat balutin yung aking mga siomay. Siyempre, ano pa nga ba yung sunod? Siyempre, nag-boiled. Nag-steam na ako mga mar. Pero hindi ko naman siya inubos lahat. Parang mahusgahan ko kung tama na ba yung lasa niya. So, yun na nga, bumuha nga ako ng sawsawa na kalamansi at toyo. Sayang nga lang, kula ako ng chili garlic oil. Yun pa naman yung nagpapasarap din sa siomay. So, yun mga mare, ito lang naman. Thank you. Bye!